Magandang umaga mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang parte sa pera, no? Ang pagkasyan ang kita natin. Yan, no? Yan ang ating gawin sa ating income kung nagtrabaho tayo sa may trabaho to sa government, non-government, na mga office, at may salary tayo every month, no? Kailangan na may marunong tayo, no? Para hindi tayo mahirapan, no? Ang ating lecture sa ngayon ay may technique kung paano gawin natin. Ilang ulit ko na itong pero hindi natin naistindihan mabuti. Hindi natin nakuhan sang 1, 2, 3, 4, 5 nga technique kung paano natin gawin. Kaya ito ngayon ang exact na technique natin para sa ating pag ano ng buhay natin everyday, parte sa money, no? The first thing that we man should learn to do is to save his money. By saving his money, he promises the most valued of habit through the great fortune maker. It draws the line between the savage and the civilized. Man thrift only. Develop the fortune, but it develop and also the main character. The main character, no? Ang pang ito ay para sa lahat, no? Napapanawin ito sa kalagayan natin ng lahat, no? Sa ngayon. Hindi lamang sa buong bansa ito, ano? Hindi lamang dapat pagpasyan ng ating kinikita. Kundi dapat gumawa pang mga paraan upang makapag-ipon, no? Impok at isang pamilya na may dumating na ng inaasahang pagkakailangan mo ng pera, no? Yes, na. At sapagkat kahit saan nang kumakapit ang taong magigipit, siya ay mapagsasaantanib sa umang utang o may iba yung tubo, no? Nang mga utang ng may iba yung tubo ng malaki, 20%. Oh, 10%, 5%, may lang ko 2% lang, okay lang, no? Pero kung ganyan na, may mahirapan na tayong magbayad. May mga kasabihan ang mga Amerikano, borrowing goes of surrounding that of debt or danger, no? No sweet sweet na masarap. No sweet hasta ang mag-asawa o ano, no sweet na, no? Kaya maawal sa utang, sa pira. Kaya no sweet naman. Hindi na magmahalan. Hindi na sweet. Inimin na sila. Kaya yan ang ating solusyonan para wala yan sa buhay natin, na maging maligaya tayong mag-asawa, no? Yan ang gawin natin. Para sa mga ilangan na paghanap buhay upang kumita, narito ang ilang tips, no? Nakatulong sa panahon ito ng krisis. Number one natin. Tandaan nyo ha, may listahan tayo. O, no? Magkaroon ng meetings sa bahay, magtala ng mga pagkastuhan,
ng buwanan tulad ng upa ng bahay o apartment, tulog ng luti, bayad ng ilaw at tubig, no? Telepono. Pag pamasay, baunang mga anak na nag-aral, no? Na aralan ng mga anak na gugol sa mga groceries sa pamamalungko tuition sa pagka-eskulahan, hindi pa ba ilagay sa ang ating gawin diyan. Ang lahat i-ano pa sa pagsalari natin, i-ano na dyan, i-ano na ibawas na dyan sa kung ilan ang imo ang sweldo, salary mo, i-ano na lahat, i-list, number one na muni, ilaw, tubig, apartment, ano na, at ilagay sa sobre plus ang perang ibayad natin. Andyan na. Hindi na tayo mahirapan kaya andyan na, no? O, ilagay yan sa sobre. Ang nakalaang halaga tuwing sweldo, magmaliit o yan, kada sweldo natin. Number two, magmaliit na halaga para sa pag ng magulang. Bilang alaala at pagmamahal, pinagpapala ng Diyos ang anak na marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi sila ang nagpaaral sa atin, nagprofesyonal, na nakatrabaho tayo. Kaya, bigyan din sila. May parte sila sa salary natin. Oh. Yan ang kailangan natin. Para mahali naman tayo ng mga parents natin. Oh. Oh. Number three, laging magtabi ng savings upang magbawa ito na iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Lalo na para ang hulugan, no? Yung parang nahulugan yan. Ang ibinili mo yung nahulugan, 20% ang interest. Sige na, 10% na lang. Yan. Kailangan. Hindi na sila nga ang ano niya, ang actual na kuha niya sina amount ang ano mo, kundi may ang interest pa, no? Sa kay hiniram mo. Kung cash o iti, dako ang discount, no? Kaya, pero kay wala kang pera, kailang humiram ka. Diyan ka sa 10-20%. Sa ngayong, yan na ang pinaka ng baba, ang 10. Di bonus ka na kung maka-5 ka, no? Yan ang ating i-ano sa chipa natin, no? Yan ang iwasan ng mga utang, no? At mga utang, iwasan mga utang. Sabi ni Shakespeare, ang mangutang at magpautang ay mawawala ng kaibigan. Totoo yan. Totoo yan. Ako makaano ko na totoo yan. Kung mangutang ka na hindi ka nagbayad, di may kaaway ka na nagpautang sa'yo. Kaya nahirapan na siyang mag-ano sa iyo, no? Magpabayad, no? Kung magpautang ka, ikaw ang nagpahiram, nahirapan ka mag-ano sila, magpabayad, awayan mo ang napautang mo, no? Kaaway mo ang saan ka man pupunta dito, mangutang o magpautang, marami kang kaaway. Kaya iwasan yan. Huwag mangutang, huwag magpautang. Hindi maganda ang pero okay lang na magpahiram ng pera, wala na may interest. Yan, no? Pero okay na lang kung yan ang negosyo mo, wala naman yung masabad yan, no? Na,
pang wad ang iwas na mga utang na at ang mga kaibigan mo yung maging kaaway mo na. Kaya huwag na ang magpautang ang mga utang. At ang gawin natin ay kung para baka makatulong man ang mga pamilya natin na kasama natin sa bahay nakatira dyan i-meeting natin nagdaos ng kwan ng ano ganit ni ng family dialogue na family dialogue upang talakayin ang pagipitan ng pamilya kapag kapos ng budget. Baka matulungan ka, no? Meeting natin ito. Ito ang aking pera. Hindi pwedeng, hindi na kaya ang lahat ng gastos natin dito sa bahay. Kaya tulungan nyo ako. Ito. Ha, yan ang gawin natin. Para ano man sila na kailangan mo pala ang tulong. Nang suluhin mo lang yan. Kaya hindi mo kaya, nakasakit ka, na stroke o na heart attack ka, ito malaki pang gasto sa hospital. Kaya kailangan natin paalam sa mga kasama sa bahay na kailangan ko na ang tulong nyo. Ilan ba, magkano bang ano mo sa akin para pang gastos natin sa bahay, no? Kailangan dong magtulong-tulong tayo para hindi lang isa ang mag-sakripisyo dyan. Kaya kailangan ang tulong ng whole family, no? Na kailangan ipaalam. Hindi lang kipwet-kipwet lang tayo. Kaya hindi na mabuti. Wala ang nakalam, may problema ka. Hindi mo naman sinabi, hindi namin alam. Wala kami yung kasalanan dyan, ikaw. Yan ang gawin natin. Ipaalam, i-meeting natin ang kasama sa bahay na may trabaho dyan na tulungan nyo ako. Kaya hindi ko na kaya ang ating panggasto sa bahay at ang lahat ng bayaran natin. Ilaw, water o kung masyari. Nang ilaw natin, yan kung explain. Huwag kipwet ka lang na kipwet. Ipalam sa mga member ng pamilya na may trabaho para magtulong-tulungan tayo. Ikaw sa ilaw, ikaw sa tubig, ikaw sa assignan sila para hindi ka na mahirapan. Yan ang gawin natin. Number 4, itigil ang panigarilyo. Nang kwan manigarilyo, pero hindi nang wala nang everyday sigarilyo ka pagka na urot na ara naman ka naman. Kwan budget ang kwan bala jita ka. Wag kung nagajita ka, one day ka lang kumain. Ina, ganyan, no? Ang gawin natin, kung ilan lang ang tatlo o kung ano lang natin at ang tigil ang panigalilo ang pag-inom ng alak, no? Yan, mainom ka man, pero ng unti-unti, kunti lang, no? Kung beer, ilang bato lang, no? Dalawa, tatlo, kina siguro. Yan lang. Basta, nang may nang daugin, slasta, kung sa pagkain, hindi tukuto kainin, kaya magtaba ako, no? Yan ang gawin natin, no? Kung sa isang sampo na beer, kung limang beer, itri. No? Yan lang ang kailangan para ang gusto natin ay hindi man pwede na hindi.
Kaya yung hinahanap yan ang katawan natin, kaya nasanay na tayo mag-inom at manigarilyo. Para hindi ka maharapan, eh, dalawa lang, stick. O kung three, okay na siguro. At dalawa din ang beer. No? Yan ang ating gawin. No? Na yan, oh, itigil ang painom si Relio, no? At itigil man ang pag-standby sa labas ng manunood ng sini. Okay lang na yan, Guru, kung nagustuhan mo ang palabas. O kung daw hindi na magpanood ng TV ng sini. Malaki ang matutulong nito sa budget, no? Budget ng kalusugan. Yan, ang ating ipon sa kalusugan kung sino ang magkasakit sa atin andyan. Sa ngayong panahon, ang hospital may nagpa-down. Kung wala kang i-down, hindi ka ma-admit. Kaya yan ang kailangan natin. Kung ang mga hospital, 3,000 ang down nila, ipon na yan. 3,000, 4,000. Tabi na yan. Kaya hindi natin alam ang katawan natin na magkasakit tayo. Kaya kailangan i-prepare kid ang para sa hospital na kung hindi wala ang may ma-hospital, hindi naman perwisyo yan sa iyo. Kaya ipon mo yan. Kung anong gusto mo naman bilhin o kung anong gusto mo naman i-negosyo, yan, kapital yan. Kaya hindi perwisyo, kundi makatulong din, no? Yan ang gawin natin, no? Ika-anim natin, magtipapan, magkaroon ng budget para sa libangan, pampamilya, kahit minsan, isang buwan, no? Yan, kung sabi kang kakain tayo sa Jollibee, kain tayo sa kung anong mga sa ibang mga kung ano tayo, punta tayo sa beach. Oo, na diyan maka-enjoy 12 months, no? Para magkaroon man ng banding ang mga magpamili, no? Yan ang gawin natin. Ang the last, ang pinaka-importante sa buhay natin. Ito ay kung nagbigay tayo ng pera sa government, sa ating kay God, no? God the Father, Jesus natin, na mahal natin, pagbigyan natin siya, no? Na maglaan para sa titing, ito ay para sa Panginoon. Yan ang important, no? Sa atin, ang para sa Panginoon, no? Kay Lord Jesus, o God the Father, Lord Jesus, no? Kailangan budget tayo para sa dyan, no? Na pagsimba natin, ilagay sa bag na pinaano sa atin, no? In the religion ka man, kung ilagay mo dyan at magamit ng church, no? O kung may ano sila sa mga poor, itulong sa mga poor. Yan ang matulong natin, no? Na maglaan tayo ng titin, ito ay para sa Panginoon. Yan ang gawin natin, no? Para ang Panginoon may ano sa atin, budget. Isa sa ano sa atin, budget, no? Ang ating God the Father, Lord Jesus, no? Ating supervisor at manager, kailangan mayroon din silang ng party ng ating income. Kaya mga friend, yan ang gawin natin.
para hindi tayo mahirapan sa every month na buhay natin, no? Ang pera natin, andyan na. Di ang nabawas na sa mga gastusin natin at tipo natin, yan na ang sa titing natin, yan na ang ating ang kailangan na i-ano natin kung ang sa pagkain natin hindi natin na ano dito, no? Malaking ano dyan. Kung i-budget mo lang, may malaking pera pang matira sa ating mga ng bayaran, ipon, titing. Kaya mga friend, naintindihan nyo na ang ating lecture sa ngayon. Yan ang ating gawin, no? Kay para hindi ka mahirapan every month. Kaya andyan na, nakalista dyan sa ating gawin. Kung anong gawin natin sa ating pera kung may salary tayo. O kung may negosyo tayo, dyan, ganyan din ang gawin natin. No? Para okay na ang isipan. Andito na kung pwede. Everyday, ang bayaran mo every month, everyday, hindi ka mahirapan. No? I-ano mo na sa income mo. I-ano mo na lang pagka 1 month. I-anoin mo na. Kung ilagay mo sobre o sa box. Ng buwan, tapos ng buwan, no? Anuin mo lang. Tingnan mo na. At kunin mo na. At ibayad mo na. Hindi mahirap. Nang sa ipul mo. Hindi mo na kaya. Kaya ang one day income lang ng iyong negosyo, dyan lang magbayad. Pero kung umpisa pa lang ng day, example, April 1, dyan ka na. Iipon ka na dyan para sa mga bayaran. Maski sa permit sa government, kailangan ilagayan mo siya ng para pagka 1 year, next year, January naman, renew ng permit, andyan na. Hindi ka na mahirapan. O kung kulang siya ng 1,000, 2,000, yan na lang. Ha? Maliit na lang na pera ang kailangan mo. Kaya mga friend, yan na ang gawin natin, ha? Kay solusyon yan sa buhay natin para maging maligaya tayo. Kaya salamat sa pakinig ninyo. Thank you. Thank you very much. Sige.